tinanggap nyong walang bayad, ibigay nyong walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, Antikristo o hindi? Birhen, dinala dun sa bukid, ikinaskas yung damit ng birhen sa ano, sa yung ba mga damong bukid na pagka nadikit sa damit mo, yung mga bulaklak na mga bilog eh, dumidikit. Kinabukasan ni nag-sermon, napapansin nyo ba ang ating mahal na birhen? Tignan nyo ang kanyang damit. Ako, napuntahan daw yung mga tao. Aba, ika, may mga ano, may mga amorseko. Bulaklak ng damo. Amorseko. Ha? Amorseko. Yung, nakadikit. Iisa lang ang ibig sabihin. Inip na ang mahal na birhen sa pagkayari ng bahay ng Diyos. Tayo naman ni kay hindi tayo gumikilos, mga kapatid. Isang buwan, pinturado na. Tapos na. Ha! Lumabas ang pera? Dae. Biro mo naman, mahal na birhen, hindi mapakali sa loob ng bahay niya. Dahil hindi siya matahimik, ang bubong ay tumutulo. Kaya nung araw pa, marami na akong alam na milagro eh. Yung santuron sa may amin doon, binutasan itong ulo, nilagyan ng butas doon. Binutasan yung meron dito sa mata, tapos nilagyan ng asin. Tapos sinelyohan uli, nilagay ng cola, yung hindi mabubuksan. Ba, nung nag-umpisa lang matunaw yung asin, hindi yung tumutulo ng gano'n. Oh, lumuluha ang mahal na birhen dahil sa ating mga pagpapabaya sa ating simbahan, mga kapatid. Ang galing ng milagro. Eh ngayon, ang milagro, high-tech na eh. Alam niyo kung ba't high-tech ngayon ang milagro? May papalik sa stage. May daladalang saklay eh. Tinuruan ang sambuan niya na gumana eh. Tapos nung ilayas, palapakan ng mga tao. Oh, huwag niyo kakalimutan yung ikap po, mga love offering. Ha? Dahil love offering na lumalabas pag may milagro. Subukan niyo, magmimilagro ako ngayon dito. Kahit ayaw niyo magbigay, magbibigay kayo eh. Oh, di ba? Biro mo na dadala kayo dahil may milagro talaga sa Diyos. Aba, hindi pala ganun. Sabi sa Biblia, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo, global o hindi. Kaya pag sinabi rin sa Apokalipsis, hindi makakabili, hindi makakapagbili. Malibang may tatak ng hayop, global yun. Eh kasi sa tindahan sari-sari, hindi naman titignan kung may 666 ke. Pagbili nga akong 5 pisong mani. Tignan na, 666 ka ba? Pagbili nga nun, 2 sachet ng Tide. Eh, papansinin ka ba nun? Eh, konti lang ng pera mo. Ah, pang-mundyal yan. Kaya ngayon, tandaan nyo, tanungin nyo mga malalaking negosyo. May mga negosyong hindi makakabili o makapagbibili. Malaki ang kasi yun eh, kung hindi sila kasabwat ng Antikristo. Matagal na nangyayari sa mundo yan, mga kababayan. Matagal na, hindi nyo lang alam. Ang may alam dyan, yung malalaki negosyante ng negosyo tinatawag na multinational. Tapos, tatakot tayo ngayon. Tinatakot tayo ng mga pastor. Takot na takot tayo eh, kasi akala natin hindi makakabili. Pag hindi ka raw nakabili, magugutom ka. Pag nagutom ka raw, magpapatataka ng 6666. Maimpirno ka, sabi naman nung naloloko yun. Alam nyo mga kapatid, may isang kailangan tayo ngayon sa mundo. May kailangan ngayon sa Pilipinas. Alin yon? Dito'y may karunungan, sabi ng Biblia. Ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, sapagkat ang kanyang bilang ay 666. What the Philippines need today is the one who have an understanding of God's wisdom in the Bible. Yon ang kailangan natin. Para wag tayong maligaw. Ah, kaliwanag nung sinabi ni Juan, dito may karunungan, ang may pagkaunawa, yun ang bibilang.
at nabibilang niya ang bilang ng hayop, siyang bilang ng isang tao. Eh kasi, hindi naman ho lahat ng magbabasa ng Biblia makakaunawa ng Biblia. Kaya kailangan yung may karunungan, yun ang makakaunawa, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng tao o ng hayop. Sino yung bibilang? Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa, bibilang, sabi ng Biblia. Eh anong karunungan yun? Na kailangan mo yun para makaunawa ka. Basa, 13 ng Kawikaan. Basa. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Yan ang kailangan. Blessed is the man that findeth wisdom. Ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Mapalad yon. Mapalad yon. Di anghel yon. Pakiulit mo nga, baka anghel eh. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Inglesin mo nga, kapatid, na happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Nakita nyo, sabi sa Biblia, happy. Happy or blessed is the man that findeth wisdom. Mapalad ang tao, hindi anghel. Tao yun. Kaya kung ang inyong mga ngaral anghel, iba na yun. Iba yun. Eh meron nung kasing iglesia, mga ngaral nila anghel eh. Oh. Alam nyo bang yung anghel, hindi naman pinangangaral ng Diyos yung anghel? Walang mababasa ka sa Biblia ang anghel pinangangaral ng Diyos. Ang mga ngaral sa tao, tao rin. Ha? Pwede kasangkapanin ng Diyos yung anghel dun sa mga ngaral. Gaya ni Moises, anghel ang nakipag-usap sa kanya. Pero ang nangaral si Moises, hindi yung anghel. Oh, mapalad ang tao, nakakasumpong ng karunungan. Ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Asan ho ang kaunawaan? Nasa may karunungan. O yun. Anong klaseng karunungan ang hinahanap doon? Basa. Pakinggan nyo sa isang talata ng Lucas 21. Anong klaseng karunungan? Basahin natin. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibay nga ninyo ang inyong mga puso. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang. Ayun, bibigyan ko kayo ng bibig at bigay ng Diyos na karunungan. Hindi ito napag-aralan sa eskwela. Mga kababayan, tumatawag ako sa inyong kalooban, sa inyong puso, sa inyong pang-iisip. Ang hinahanap na karunungan para maunawa ang salita ng Diyos, hindi yung karunungan nakuha sa eskwela o kaya sa Bible school o kaya dun sa mga iba't ibang seminaryong ginawa ng mga tao. Ang sabi sa Biblia ay bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang ng lahat ninyong mga kaalit. Ang karunungan pong sinasabi, yung bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan mo yung karunungan dito eh. Karunungan dito sa Biblia. Nagulat nga ako nung isang araw. Napanood nyo yun? Merong bata, sugo ng Diyos, 13. Napanood nyo yun? Sa Balitang K at saka sa TV Patrol ba yun? Ha? Nagulat ako. Alam ba't ako nagulat? Sabi ng bata, gumamit ng talata, ang tao nagsasalita buhat sa Diyos. Naudyo ka ng Espiritu Santo. Kaya ako ika, naudyo ka na ako ng Espiritu Santo. Dinirecha siya raw. Sabi ko, kung itong batang ito, naudyo ka ng Espiritu Santo, hindi niya ididiretsa. Ako, naudyo ka ng Espiritu Santo. Wala hong sugo ng Diyos na kung dumiretsa, dire-diretsa. Ako, man of God. Meron ba sugo ng Diyos, gano'n, dire-diretsa? Yung kanyang sarili, iniaano? Mga apostol nga, sa umpisa ng pangangaral, di man sinasabing sila'y sugo eh. Ha? Nangaral muna sila. Ha? Pagkatapos nung makapangaral na sila at may nagtatanong na kung ano sila, saka sila nagpapakilala. Pero umpisahin mo, ako sugo. Presentado alzado tawag doon. Sa Kastila, nadami ang ano noon, nadami ang libadura. Masyadong umalsa. Maraming alzado ngayon eh. Mga sugo raw sila at mga man of God. Oh.
May sabi ko, the manner by which that boy uttered that thing. Hindi ako naniniwala sugo ng Diyos yun eh. Kabisado rin ang Biblia, mula matanda at saka bagong tipan. Eh tinanong, bawal ba uminom? Bumasa. Huwag kang gagamit ng alak. O huwag kang gagamit ng tubig lamang. Gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong madalas na pagkakasakit. Sa sikmura, ah, pinakahulugan na ng bata. Kaya ikaw, hindi mo bawal uminom. Bawal lang maglasing. Sabi ko, todas ka na. Hindi raw bawal uminom, bawal lang maglasing eh. Eh pinakahulugan na yung alak doon eh, alak na iniinom ngayon ng tao eh. Mali yun. Eh kasi yung pinirisitahan ni San Pablo, si Timoteo, may sakit na sa sikmura, painumin mo pa ng alak. O di lalong nagka-alcohol yun, lalong nagkaroon ng sakit ng sikmura yun. Doon, maintindihan nyo mga kababayan. Hindi lahat na nagsasabing sila'y sa Diyos eh. Makikita mo yan sa karunungan dala-dala. Karunungan hindi galing sa tao, kundi bigay ng Diyos. Hindi napag-aralan sa eskwela, kundi bigay ng Diyos. Yun ang kailangan nyo ng Pilipinas. Kailangan natin ang isang tao na may dala-dalang karunungan ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, dito sa Biblia, may karunungan. Ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng tao. Siyang bilang ng hayop, ang kanyang bilang ay 666. Yan ang kapangyarihang naririto ngayon sa mundo. Alam nyo, ang bilang sa Biblia, the Bible is a book of numbers. Tandaan nyo. Ang Biblia po ay libro ng mga numero. Very particular ang Biblia sa numero. Sa unang-unang talata pa lang eh. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Pangalawa, nagkahapon, nagkaumaga, ikalawang araw. Ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim. At nang ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa madlang gawa na kanyang ginawa. Ikapitong araw. Nagbibilang ang Biblia eh. Because of the premise that God is an exact God. Ang Diyos ay isang eksaktong Diyos. Makikita nyo, maski ang universe, may mathematical computations dyan. Ang layo ng araw sa buwan, ang layo ng mundo sa araw, tingnan mo mathematically, it is very mathematically proportionate to the temperature needed by the earth to survive. Pag ang mundo ay isang milyong milyang mas malapit sa araw, todas tayo. O kaya isang milyong milyang mas malayo sa araw, todas pa rin tayo. Eksaktong-eksakto lang ang ating layo sa araw at sa buwan para mamantine ang buhay na maayos sa mundo. Because mathematically, God is an exact God. Kaya ang Biblia, punong-puno ng numero yan eh. Kaya sa Biblia, pag-uusapan, may numero rin eh. Alam nyo ba ang numero sa Biblia? May mga perfect number sa Biblia, no? Yung 7, perfect number yan sa Biblia. At baka hindi nyo po alam, yung mga kontador publiko, mga inhinyero, natawagan kayo ng pansin, kontestahin nyo ako. Bumilang ka ng 1,000,000, bumilang ka ng 10,000,000. From 1 to 10 million. 1 to 10 million. Bumilang ka. Dapat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat sana ang paggamit mo ng numero, di ba? 1,000,000 1, 1,000,000 2, 1,000,000 3, 1,000,000 4, 1,000,000 5, 1,000,000 6, 1,000,000 7, 1,000,000 8, 1,000,000 9, 1,000,000 10. Kasi 1 to 10 million, dapat magamit mo sila ng equal. 1,000,000 1, 1,000,000 2, 1,000,000 3, dahil 1 to 10 ang bilang 10 million. Ba? Kung pag-aaralan mo pala sa matematika, ang pinakamadalas magamit, 7. Pag-aaralan nyo. From 1, isulat nyo, 1 to 10 million, ginagamit ang 7, 1 million 27 or 24 times ang gamit. Mas mahigit siya sa ibang numero pagka magbibilang ka ng 1 to 10 million. Kataka-taka yung number 7, mathematical yan, no? Sa Biblia, pinag-aaralan ko, sa Biblia yung 7, it's a perfect number. Ano? It's a perfect number. Sa 7 araw, natapos lahat ng gawa ng Diyos, nagpahinga pa siya.
No? Kaya yung 7 is a perfect number. Yung 3 is another perfect number. Yung 3 signifying the 3 persons in the Godhead. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron ho yung 3, yung numerong 3, ano rin ho yan? Perfect number din yan. Eh ngayon, kung ang number 7 ay perfect number, yung number 6 ay imperfect number. Kasi yung number 6 hindi kumpleto eh. Imperfect yun eh. Ewan ko kung nakuha niyo punto ko. Number 6 is an imperfect number. Kung ang number 3 is perfect number, pagka nagkaroon ng 3 6, meaning perfect imperfection. Diba? Imperfect yung number 6, eh tinatlo mo. Perfect imperfection. 666. Walang pinakamasamang number sa Biblia kundi ang 666. Hindi ho masama ang 6. Oh? Hindi naman kasi perfect na imperfect yun eh. Imperfect ang 6. Pero may kasunod agad siya 7. Na? Eh ito, 666, tatlong 6, tatlong imperfect numbers. Kaya perfect imperfection. Ba, nung mapag-aralan ko pati sa kwenta ng numero, tamang-tama ang pagkakasymbolized doon sa Apokalipsis noong 666. At doon mangangailangan ka ng karunungan. Anong karunungan? Karunungan ng Biblia. Anong kahulugan ng 6? Anong kahulugan ng another 6 plus another 6 sa Biblia? Meron pong kahulugan yun. Tiyak na tiyak may kahulugan. Dito'y may karunungan. Ang bilang ng hayop, bilangin mo't siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 600. 6, 6, 6. Six, six, six. Tao yun. Anong klaseng tao? Mangangaral. Anong klaseng mangangaral? Known. Famous na mangangaral. Nakikilala ng maraming tao. Kasi maliliit, malalaki, mayaman, mga duka, natataka niya. O, natataka na, hindi pa? Natataka na, tatakot ka pa. Ha? Natataka na yun. Ikaw, Sislus, natatakan ka nun, ano? Hindi ka na natatakan? Ah, hindi na. Yan, yan, yung kumukuha ng camera, natatakan dati yan, eh. Nabura na lang namin yung tatak sa kanya, eh. Ako, naniniwala dito, maraming tatak, eh. May tatak dito, marami. Sabi sa pasya, ipag-uutos magkintal. Saan magkikintal? Sa noo ng kanang kamay. Oh. Sino sa inyo ang may tatak? Noo ng kanang kamay. Sino sa inyo nagtatatak ng kaliwa? Kahit nga kaliweti ka pagka tinatatakan mo na eh. Pag-utos magkintal sa noo ng kanang kamay. Kanang kamay ang pantatak. Doon sa noo. Tandang pagkakakilanlan na silang ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Kita mo, tandang pagkakakilanlan na silang ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao. Ano siya? Tao. Kampo ng mga demonyo, ang pangalan. Kita nyo na, yun pala yung Antikristo. Tatakutin mo pa kami. Matagal na namin kasama-sama yan. Kaibigan pa nga namin yung iba rin. Mananakot mga born again. Lilitaw na rin, Antikristo. Marap na rin mag-rapture. Initan na mag-rapture. Binta na ninyong mga pag-aari. Bigyan nyo ang kalahati sa ministry, mga kapatid, mga minamahal.
Lukuhin mo lelong mong panot. Pananakot mo sa amin yung Antikristo. Yung kapitbahay natin, Antikristo yun eh. Oh, yung tindahan binilan mo, Antikristo rin eh. Ah, bakit? Ano ba kahulugan ng Antikristo? For all you know, mga kababayan, ang Antikristo, kalaban ni... Eh, lasenggo ka lang, Antikristo ka eh. Amen? O, asan ang Antikristo? Tinatakot yung mga tao sa Antikristo para magbenta ng pag-aari. Matagal na rito sa mundo yan. Pakinggan nyo ha kung gaano nakatagal. Basahin mo petsa. Unang Juan. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Sino nagsasalita? San Juan. Si San Juan. Kailan nabuhay si San Juan? Unang siglo. Ito ang huling oras, sabi ni San Juan, doon sa panahon niya. Bakit? At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ngayon, sabi ni Juan sa panahon niya, ngayon lumitaw ang marami ng Antikristo. Ano ba ibig sabihin Antikristo? Hindi kalaban ni Kristo. Oo, kalaban ka ba ni Kristo o hindi? Ayaw nang tumaya sa sugal eh. Sige na, Mari. Maganda anusyo ngayon. Nakapanaginig daw si kumpara ng ahas. Eh, ibig sabihin nun, 9, 6, 8, kulong mo, kulong mo. Ah. O, di ba? Ano ba yun? Tama ba yung ginagawa natin na yun? Hindi naman eh. Iniaasa natin yung ating kabuhayan doon sa hindi natin pinaghanap buhayan. Bawal ng Biblia ho yun eh. Yung mabubuhay ka sa sugal, bawal ho ng Biblia yan eh. Hindi lang tinuturo ng iba yan eh. Ang miyembro kahit ano pinagkakabuhayan, okay lang. Tapos maniniwala, maliligtas. El Shaddai, El Shaddai, Hohotona Adonai. Age to age, you're still the same. Ganda nung kante. Tama naman yung kante. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Ganda! Talagang hanga ako. Nakakaras ako doon sa mga kanta nila. Huhusay kumanta. Pag-uwi sa bahay. Mare, ano ba anunsyo ngayon? Malamang-lamang ikat, 38 tumama eh. Palagay mo kaya, Kristiyano ka niyan? Ha? Kristiyano ka kaya niyan? Tanayin mo si Kristo. Kung pumapayag siyang mabuhay ka at pakainin mo ang pamilya mo ng salaping hindi mo pinagpaguran. Payag ba siya? Ikalawang Tesalonika, basa. Pakinggan niyo mga kababayan, no? Sapagkat noong pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Ano utos? Kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Kita nyo, saan ang gagaling ang karapatan ng pagkain sa isang tao? Kung ang sinuman ay ayaw gumawa, utos ko ito sa inyo. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga apostol, ito yung utos ko. Kung ang sinuman ay ayaw gumawa, huwag din naman siyang kumain. Ang nagbibigay ng karapatan sa tao para kumain ay ang paggawa. Pag hindi ka gumawa, wala karapatan kumain. Ngayon, baka magkamali kayo. Eh, paano ikain nanay ko? Bedridden, hindi ko napapakain. Ay, iba yun. Iba yung ayaw gumawa kesa sa hindi na makagawa. Oh. Iba yung ayaw nang gumawa kesa sa hindi na pwedeng gumawa. May sakit na eh. Paano ba papagawin mo? Ha? Eh ito, mga malalakas na tao tinutukoy, ayaw gumawa, huwag kumain. Sapagkat aming nababalitaan. Anong balita? Ang ilan sa inyo ay na nagsisilakad ng walang kaayusan. Oh, tanyo, walang kaayusan paglakad ang ginagawa ng ilan sa inyo. Na ano ginagawa? Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Kita nyo,
Hindi sila gumagawa. Ang pinakikialaman nila yung sa iba. Kaya walang ginawa kundi manghingi sa daan, tsaka sa bus. Bawal ng Diyos yan! Ang ayaw gumawa, huwag kumain. Ang ginawa mo, nanghingi ka ng nanghingi. Tapos babasa ka, ang pinangangaral po namin, Ebanghelyo, the gospel, full. Full gospel. Ano po ang laman ng gospel? It is more blessed to give than to receive. Amen? And if that is the content of the gospel, that it is more blessed to give than to receive, why then you destined your organization to always receive and ask for money in the spirit? Wow. O, magagalit kayo sa akin. Eh kung wala naman magsasabi nito, maintindihan ba ito ng tao? It is very clear in the gospel, 20:35 of the book of Acts, it is more blessed to give than to receive. May mga iglesia sa Pilipinas, walang ginawa kundi manghingi, pero hindi nagbibigay kahit kailan. Puro hingi. Blessed ba o hindi? Kasama ng Antikristo yan. Sabi nga ng pasyon, ang lahat niyang kasama, di may kasama pa pala yung Antikristo, mamamansag na propita. Diba? Namamansag na propita. Hihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na aral niya. Ang mga ganun pag binabasa sa amin eh. Kaya yung nakabumabasa, hindi nila naintindihan. Bakit? Eh pinahaba na pinahaba yung tono, nakalimutan niya na yung nauna niyang nasabi bago matapos yung tono ng kaliwa eh. Ha? Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ano pa? Sa lampas yun. At dito sa buong mundo maghari itong lilo. Kawawa naman tayo. Kawawa tayo. Ang liwaliwanag. Kailan yan? Ulit. Basahin natin ulit. Mga anak. Mga anak. Oh. Ito ang huling oras. Gaya? At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Buhay pa si Juan. Marami ng Antikristo. Buhay pa si Juan. Ngayon, lumitaw. Inglesin mo. Little children, oh, it is the last time. Bakit? And as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists. Even now. Kasi nag-umpisa na yung panahon nila, malapit na silang mamatay, mawawala na mga apostol. This is the last times. And as you have heard that the Antichrist will come, even now, ngayon pa lang, lumitaw na. Ay, matagal na yung Antikristo sa mundo. Buhay pa nga mga apostol, nandyan na yan eh. Basa, pakinggan nyo. Sa Thessalonica, buhay pa mga apostol, nandyan na yan.
Huwag kayong padaya kang inuman sa anumang paraan. Bakit? Sapagkat ito'y hindi darating. Hanggang? Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. At mahayag ang taong makasalanan. Ang anak ng kapahamakan. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos? Na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ayan ang Antikristo, nagtatanyag sa sarili tulad sa Diyos. Kailan pa yan? Ngayon pa lang darating para takutin tayo ng mga pastor ng born again? Tuloy! Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Oh. Lamang ay may pumipigil ngayon. Nung buhay ang mga apostol, sabi ni San Pablo, ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na. Samantalang ngayon pa lang, ngayon ay may nakakapigil pa lang, sabi niya. Buhay pa kasi sila eh. Kaya napipigil-pigilan pa. Pero buhay pa sila. Gawa na ang hiwaga ng kasamaan. Kaya noon pa sabi sa pasyon, noon pa talaga. Pakinaan sa pasyon, ha? Pirang pasyon. Parating gulat-gulat. Parating gulat-gulat. Oh. Pahina 208 ng pasyon. Yaong inang kulang palad. Alapaap ng alapaap, kaya gayon ang sindak, demonyo nga ang lalabas. Merong ina, parating gulat na gulat. Kaya pala naman ganun ang sindak, demonyo naman pala yung ipanganganak. Alin yun? Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una. Hayop na walang kapara. Ay, doon pa pala sa panahon ni Juan, nakita niya na itong hayop na itong walang kapara. Hayop talaga ito eh. Animal. O ngayon, sino ito? Doon na halimbawa kapangyarihang dakila na nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Kita nyo, tao ito eh, noon pa. May Antikristo na noon pa, panahon pa ng mga apostol. Daing Antikristo. Ano ba kahulugan ng Antikristo? Kalaban ni Kristo. Bibigyan ka isang halimbawa. Huwag kayong magagalit. Magagalit po kayo? Hindi kayo magagalit, ha? Bibigyan ka halimbawa. Maglilitaw ako sa inyo ng isang Antikristo. Marami kasi ito eh. Magkakasabot ito. Magkakasabot siya. Isa lang muna papalitawin ko. Ang sabi ni Kristo sa 23:9 ng Mateo. Huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong ama sa makapitbagay siya na nasa langit. Iisa lang pala yung ama pagdating sa pananampalataya. Isa lang ang ama. Huwag niyong tatawaging ama sinumang tao sa lupa. Sa pananampalataya, isa lang ang tatawagin yung ama sa langit. Kaya kung manalangin kayo, manalangin nga kayo ng ganito. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Asan ang ama natin kung Kristiyano tayo? Ama namin, our Father, which art in heaven. Asan ang ating ama? May permiso ba tayong tumawag ng ama sa kanino man tao sa lupa pagdating sa reliyon? Huwag! Bawal! Huwag kang papatay! Bawal o hindi? Huwag kang magnanakaw! Bawal o hindi? Huwag kayong tatawag ng ama sa sino man tao sa lupa! Bawal o hindi? Tatanungin kayo, tumatawag ba kayo ng ama? Pag tumatawag kayo, kasama kayo sa nabahiran ng galamay ng Antikristo. Ah.
Tumatawag ba kayo ng ama o hindi? Bawal nga tumawag ng ama, ikaw ano tawag mo? Good morning, Father. Oh, naniniwala kayo? Matagal na Antikristo sa lupa? Matagal na, hindi pa? Matagal na? Oh, matatakot ba kayo ngayon ni Almeda? Pag napatakot kayo, isang takot kayong! Kayo may sabi niya, hindi ako. Ang tagal na lang Antikristo sa lupa. Sa tawag pa lang, alam mo na Antikristo eh. Ang titulo, ama, bawal nga patawag ng ama, tas siya patawag ng ama. Magkalaban sila o magkakampi? Magkalaban, Antikristo nga eh. O eto pa isa. Huwag kayong magagalit ha. G7 ng Mateo. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Oo, di mangaral kayo, sabi sa mga apostol. O sa pangangaral nyo, ano gagawin nyo? Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba, aral? Wala. Nung binyagan kayo, nagbayad kayo? Mali! Mali! Eh sabi nga, walang bayad eh. Tapos nagbayad ka. Mali yun. Dapat sana nung humingi ng bayad, sinampal mo eh. O eto, G7 o. O, marunong ka ba magbasa? O, basahan mo. Eh, magpapakasal ka eh. Natural. O nga, kaya nga ako sa'yo magpapakasal dahil sabi ni Kristo, walang bayad eh o. Pipilitin mo ba ako magbayad? Sasampalin kita. Ereo, sasampal ko sa'yo. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, Antikristo o hindi? Oh, marami bang Antikristo? Ang dami. Dahil tayo ng Antikristo. Tapos tatakutin tayo, Y2K, Antikristo na raw yun. Alam nyo ba ang Antikristo sa born again ngayon? Si Billy Gates daw. Si Billy Gates, paano naging Antikristo si Billy Gates? Wala namang kasalanan yung tao hindi naka-invento ng magandang negosyo. Parang yung negosyo ko nung araw, may suki ako sa Balintawak eh. Alam niyo yung mga suki ko doon sa Balintawak sa Casa Farmers, mayayaman naman ang suki nila. Pagka ang repolyo, medyo ma-birdi-birdi ng konti. Ayaw, inaalis yun. Eh ako nga, gusto ko nga yung birdi-birdi dahil maraming chlorophyll yun eh. Tinatapon. Sabi ko sa suki ko, ipunin mo nga yan. Nakita ko, maayos naman eh. Subukan nga ka ako nating ilumpia. Tinadtad namin. Nilumpia ako. Kami kumain ng lumpia. Ang sarap. Abi, talaga naman ripol yung ginawa. Hindi naman bulok eh. Pinagalisan lang nung balat na masyadong maberde. Eh yung masyadong berde, pinapakain ko sa baboy. Pero pinipili ko yung mga maputi. Oh, biro nyo, kung makapili kami, sansa ako. Tatlong plangga ng malalaki na lumpia. Ang gandang negosyo nun. Nakabili nga ako ng jeep eh. Oh. Nakabili ko tatlong jeep. Pero mo, walang puhunan ako sa lumpia. Yung repolyo, hindi ko binibili. Yung mga carrots, hindi ko rin binibili. Yung hindi nabili dun sa suki ko, na medyo yung ano na, yung medyo tuyo-tuyo na lang konti. Hindi na mabibili. Bibigay na lang sa akin, suki ko na eh. E kuminsan, sangsa ko. Hindi naman bulok. Yung medyo, yung ano lang, yung... Tapos yung papaya naman na, alam nyo ba yung papayang hilaw? Di ba pagka yung papayang hilaw eh, hindi naman mahihinog yun dahil hilaw yun eh, no? Pag-uyunin, mga apat na araw na lima, malambot na yon. Eh hindi nila alam ang sikreto rin kung paano titigas yun eh. Eh ang gagawin ko, hatiin ko yon, bababad ko sa tubig magdamag. Bukas, ang tigas-tigas na nun, mahahadhad mo na lang maayos yun. Nako, ang bilibili ng lumpia namin, 3 piso, ang sarap-sarap pa dahil ako nagluto eh. Ha? Nakabili ko ng jeep at sa aking pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, naging kaakibat na namin ang lumpiang prito hanggang ngayon. Tayo, nang dahil sa lumpia, nabuksan ang dating daan sa radyo at sa telebisyon.
Di kami umakyat ng bus, di kami nangatok ng bahay, di kami pumunta sa mga supermarket, at lalong hindi kami nagpunta sa mga palengke para manghingi ng pera ng may pera para ipangaral ang ebanghelyo. Ang aming inumpisa ang pangangaral, galing sa aming sariling sakripisyo. Saksi ang Diyos sa langit. Paano mo maipangangaral yung tunay na ebanghelyo pag ang panggagalingan ng resources mo mali sa paraan ng ebanghelyo? How can that be? Mali sa ebanghelyo, pinagbibili mo ebanghelyo. Paano mo maipangangaral ang tunay na ebanghelyo? Di ka makapangaral na walang pera. Oh, dito, pagpasok nyo, meron ba kayo naupuan sobre dyan? Wala. Lalabas kayo ng libre, mga kababayan. Kung sinuswerte-swerte pa nga kayo, kung kukunti lang kayo, pamimiriendahin ko kayo eh. Para ang Pilipinas ay makasaksi ng isang samahang nangangaral na hindi nang hihingi sa pinangangaralan niya, mga kababayan. Yan ang ating pananalig. Eh yung iba, hindi makapangaral lang, hindi manghihingi. Wala akong koleksyon dito. Lalo na mga bisita kayo, hindi kayo kapatid. It is not worship time, definitely no koleksyon. Ang aming koleksyon, pagka nagkakatipong kami magkakapatid, yung kusang loob ng kapatid. Kaya nga pagkulang, eh, wala kang reklamo eh. Dahil yung nasabi ng Diyos eh. Hindi ako makareklamo pagkulang eh. Pagkulang, mangungutang ako. Ayun, ang aking ano. Tuloy pa rin yung aming lumpia hanggang ngayon. Kaya lang, asenso na ho lumpia namin ngayon. Nung araw kasi, lumpia namin, 3 piso eh. Oh, eh ngayon ho, 10 piso isa. Kasi, mahal na ho ngayon eh. Eh, mantika ang mahal eh. Ang repolyo, mahal din. Wala ka nang mabili. Natuto na yung taga-Balintawak. Ay, kaya, ba't mo naman sasabihin, si Bill Gates ay Antikristo? Natuto lang na magandang negosyo yung tao, Antikristo na. Ang Antikristo, yung nangangalakal ng kaluluwa ng tao. Nagtuturo ng maling aral na labag sa Biblia. At yung Antikristo na yan, ako natutukso na ako eh, kapatid na Willie. Ano na ako, tukso-tukso na ako dahil talong ng talong ang tao dyan sa Y2K, yung Antikristo yan. Kaya uumpisahan ko na yan sa radyo. Saka sa TV. Isasabihin ko na sa bansang Pilipinas kung sino ang Antikristo. Matagal lang nasa mundo yon, salit-salin lang ng karapatan. Bawa, ito yung unang Antikristo. Mamamatay na yung una. Oh. Ikaw anak, sinasalin ko na sa iyo ang pagka-Antikristo ko. Ikaw naman. Ha? Tapos yung mamamatay na, oh, isasalin mo naman doon yung pagka-Antikristo mo. Kaya hanggang ngayon buhay na buhay yung Antikristo eh. Hanggang ngayon. Buhay na buhay yun. Hanggang ngayon, tagumpay na tagumpay yung Antikristo. Nakasakay nga sa kabayo. Di ba? Siya ay magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Kita nyo? Kumakabayo yan. Alam nyo kung anong kabayo sinakyan? Alam nyo ho? Basa. 6. At tumingin ako. At narito ang isang kabayong maputi. Maputi pa, oh. Hindi ka maghihinalang sa diablo itong malangyang ito, eh. Ang sinakyang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay may isang busog. Kita nyo, may busog. Yung sibat. Talagang gera ang daladala nito sa mundo. Pag hindi ka naniwala, sisibating kita. Tayo, Pilipino. Pag hindi ka naniwala, punta kayo dyan sa may binon. Saan ba yun? Lapit sa Luneta. Dito may daladala siyang isa. Ito. Pag hindi kayo naniwala dito. Ito. Yung isa, espada eh. Yung isa ano? Ano ho yung isa? Pag hindi ka naniwala rito, espada katapat mo. O asa na ngayon? Si Gomez, si Burgos, at saka si Zamora. Asa na? Asa na si Rizal? Asa na ang mga ilustradong Pilipino na nakakaunawa ng Biblia? Nawala sila sa Pilipinas. Asa sila? Pinatay sila na hindi panahon. Bakit? It is the power of the Antichrist that put Rizal to death, our national hero. The 3 Catholic priests
Gomez, Burgos, and Zamora, pinatay din ng kapangyarihan ng Antikristo. At sa panahong ito, maghintay lang kayo. May mga papatayin pa ang kapangyarihan ng Antikristo. Nakahanda kayo? Kailangan nakahanda. Ako nakahanda na ako eh. Kasi mamamatay ka rin lang naman, di ba? Mas magandang mamatay ka na for the cause of the truth. Eh kung mamatay ka sa kainom ng alak, pangit yun. Kainom na, kasi sigarilyo, limang kahay isang araw, eh talagang sinisigaan mo yung baga mo. Ang ako yung mga nagsisigarilyo, ang gawin nyo na lang, magpauso kayo ng malaking-malaking dapog na gano'n. Saka nyo itapat yung, walang malaking gastos yun. Tubukan nyo, 10 minuto, patay na kayo. Oo. Di ba? Kaysa nagsisigarilyo ka ng 20 taon pinapatay unti-unti, installment pa. Yun, mas mabilis yun. Total, magpapakamatay ka rin, bilisan mo na. Pareho rin naman ang susunod nun eh. Di ba? Ganun yun. Mamamatay ka rin lang. Huwag na sa sigarilyo. Die for the cause of the truth. O mauubos din lang ang pera mo. Huwag sa Antikristo mo ubusin. Ubusin mo sa pagtulong sa kapwa-tao. Sa pagliligtas ng kaluluwa, doon mo ubusin ang pera mo. Ayun ang dapat natin gawin. Kaya mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo ngayong gabi, isipin nyo lang yun. Mag-isip kayo. At sumubaybay kayo sa programang ang dating